So, ihanda na po yung mga notebooks and ball pens kasi maganda nagte-take notes para natatandaan po natin yung pinag-usapan at saka pwedeng balik-balikan, mm-hmm. Diba? Okay, at saka po, baka meron pong mga importanteng terms na mabanggit si Mr. Benko. Maganda na rin yung naisusulat natin. Especially yung walang mga aklat. Ngayon yung meron pong nakuha nyo na yung inyong free book dito na nirigalo po dun sa... ang ginawa kasi natin noong nandito si Mr. Benko, Father, yung first 10 na nag-text at saka yung last 10 na nag-text habang kami nagtatalakayan, yun ang binigyan natin ng aklat. Okay, so tuloy na natin mga okay. Kapanalig. Ha? Game na. Ang gusto nating pag-usapan ay personal assets and liabilities. Ano ba ito? At bakit mahalaga sa atin ang... At bakit mahalaga sa ating pag-asenso? Itong paggawa nga nitong personal assets and liabilities statement. Okay, so Armand, where do we begin? Ano ba talaga itong SAL, S-A-L, no? At ito, gagawin natin on a personal context, yes, sa atin. Sa ating sarili. Una, statement of assets, listahan po ng inyong ari-arian, what you own. What you own, ang inyong pagmamayari. Listahan din siya, statement of liabilities. Listahan din siya ng inyong pinagkakautangan. What you owe. Mm-hmm. Outang. Utang. Yan, ha? So, assets, listahan ng inyong pagmamayari na may halaga, mm-hmm, na pwedeng bilhin sa inyo ng ibang tao. Yan po ang inyong mga ari-arian or assets na tinatawag. Sample. Lupa okay. Kung nakapangalan po sa inyo. Nakapangalan, di ba? Okay, nakapangalan po sa inyo. Yan kasi ang kadalasang pinakamalaking personal asset. Real property, bahay at lupa. So, kung kayo nagre-renta lang o nakikitira sa kamag-anak o nasa poder pa kayo ng inyong magulang, hindi po yun asset. Huwag nyo pong angkinin yan. Hindi pa yan sa inyo. Huwag nyo isasama sa listahan ng okay, assets okay. ninyo. Dapat yung nakapangalan sa inyo. Okay. Alam mo, Ma'am Chichi, may titulo. Father Johnson, ito, pag ganitong ka-conscious kayo, 15 years ago nung kami sa pamilya namin magkakapatid naging conscious kami sa ganito, napaganda ang relasyon namin sa aming magulang. Kasi hindi nakapangalan, kung hindi pa nakapangalan sa'yo yung kinalakihan mong bahay, sigurado sisip-sip ka sa magulang mo eh. Ha? At mag-aayos kayong anim kami magkakapatid na walang away dapat, kung paano maayos na... ang mga papeles. Hindi ko sinasabing naglipatan na agad kasi another issue yan na Ma'am Chichi, Father, ano ba yan, buhay na ako, pinaghahati-hatian nga ng ari-arian ko. But balik tayo sa personal statement of assets and liabilities. Assets, kayo may-ari, merong halaga, pwedeng bilhin ng ibang tao. So, yung inyong alindog, Ma'am Chichi, hindi po yan kasama sa listahan kasi hindi naman yan binebenta. Tama. Okay. Ang inyong kabaitan, hindi po yan inaalok para bilhin ng ibang tao. Eh. Kusa nyo yan, sariling. So, asset, kasi baka mamiloso pa yung iba, asset ko, marami akong kaibigan. Tama, asset tama. Ko, gwapo ko, asset tama. Ko. Ang asset, bagay na kayo may-ari, may halaga, pwedeng bilhin sa inyo ng ibang tao. So, ito po yung mga material na bagay. Material na bagay. Alahas. Alahas, kasama po yan. Okay. Ngayon, pag nilista nyo ang ari-arian, lalanggan nyo po ng kaukulang halaga. Anong halaga? Kung magkano nyo po maibebenta ngayon. Mm-hmm. Hindi yung halaga kung magkano mo nabili o kung magkano mo gusto ibenta. Magkano talaga siya mabebenta kung ibebenta mo ngayon, ngayong araw. Ito ba yung tinatawag nila, Armand, na market value? Market value po, tama. Okay. So, kung halimbawa, meron kang bahay at lupa, ang halaga ng lupa, 2 million, ang bahay, ginarbohan mo, 3 million, 5 million yung halaga ng bahay at lupa, hindi mo ilalagay 5 million ngayon. Lalagay mo kung magkano mabebenta ngayon yung bahay at lupa mo sa ganung lugar, sa ganung kalaki, sa ganung sitwasyon. Mm-hmm. Hindi po automatic na laging tataas yan. Lagi kasi sinasabi, oy, pag bahay at lupa, tumataas ang presyo. Ang tumataas po na presyo, lupa, hindi yung bahay.
Kaya pag minsan po marami nagkakamali, yung lupa nila parang 60 square meters lang. Tapos tatayuan ng magarbong magarbo at mahal na bahay. Four floors. Pag minsan sa mga masisikip na lugar, yun na yung Cubao area, makikita mo maliit lang yung cut. Four floors yung structure. Sasabihin nila, 10 million yan. Kasi yung structure ko, mga 8 million. Yung lupa nyo, 2 million lang. Ang tumataas lang po na presyo, kung tumataas ha, kasi pwede rin bumaba, yung lupa. Lagi ang structure bumababa. Kasi gamit, depreciation tawag nila. Tama. So, kung kayo ay bumili rin ng television, yung mga nakikita natin sa mga mall na malalaki, 100-inch television, curb, 100,000 pesos ang bili ninyo, kung kayo ang bumili niyan, yes, pwede nyo isama sa listahan ng ari-arian, pero hindi na 100,000 ang ilalagay nyong halaga. Siguro, lalagay nyo na lang 70,000, baka 50,000 pa. Tama. So, yan po yung unang aral, listahan ng ari-arian, mga gamit na kayo ang may-ari, may halaga, pwedeng bilhin sa inyo ng ibang tao, at yung halaga na ilalagay nyo kung magkano mabebenta ngayon. Hindi kung magkano nyo nabili o kung magkano nyo gusto ibenta. Arman, question. Ang tawag natin dito, personal statement of assets and liabilities. Apo. Ikaw mismo, ikaw ang susulat. Eh kung halimbawa sabihin ng asawa, sweetheart, sama mo na ako dyan, tayo na lang dalawa dyan. Is there such a thing as a conjugal statement of assets and liabilities? Or another example might be, si Father Jansen has a kuya priest. O halimbawa, sabihin, oh bro, sa kalauna naman, tayo na rin magkasama, magre-retire, ganyan. Sama mo na rin yung akin dyan. Or is it really strictly personal? Good question. May sagot kaagad ako mabilis sana doon sa pag-asawa, pero doon sa example niyo kay Father Jansen na hinto ako. Sa pag-asawa, it is strongly suggested magsama po kayo. Joint yung inyong statement of assets and liabilities. Siguro naman na minus all the legal yung mga naririnig natin, lalo na sa mga kilalang tao, di ba? Meron sila mga prenuptial agreement. Suma total, pumasok tayo sa pag-aasawa, hindi naman para paghandaan ng ating paghihiwalay. Tama. Pumasok tayo para maghanda tayo na sana nga, di ba, true forever love, sabay tayong haharap sa taas. Nangyari po yan, sabihanan ko, kaya nakakatawa yung mga ganun storya. Of course, nawala sila, hindi nakakatawa. Pero hindi naman tayo naghahanda para maghiwalay tayo sa darating na panahon. So, strongly suggested for married couples to have a joint statement of assets and liabilities. Doon naman po sa magkapatid, parehong pare, sila lang din na magsasama. Personal off the bat suggestion ko po, maghiwalay. Kasi hindi po naman natin masabi. Miskin na sa pag-aasawa, hindi naman siguradong forever sila magsasama, pero never tayo nagpaplano na maghihiwalay. Sa magkakapatid ho, parang mas loose eh, di ba? Baka mamaya si Father gusto sa Roma. Sa iba. Yung iba, isa naman sa mas mahirap na lugar, more para magtuloy-tuloy ng vocation o ng calling. Masyadong loose para maghiwalay kumpara dun sa pag-aasawa. So yun po ang sagot doon. Sana magsama sila. Kaya po, sasabihin ko na kagad ngayon, hindi po madali gawin to. Lalo na, narinig nyo ngayon, February 21. Mamaya nga, pag-uwi ni Mr. Reyes, sabihin ko sa kanya, ito yung listahan. Halika nga, umpumpuo nga muna tayo bago tumayo ng pagkatapos ng hapunan. Bago ka tumayo, listahan nga natin yung mga... huwag nyo pong gagawin ganun. Dahil sigurado yung mister nyo, galing sa trabaho, baka may problema, biglang meron na namang parang boss na magsasabi, halika, maglista tayo. I-timing nyo po yan. I-timing nyo po timing yan. Timing at tamang approach. Yes. Mm-hmm. Once a year lang po yan ginagawa, ma'am, father. Hindi po yan araw-araw ginagawa, ang statement of assets and liabilities. Kaya maganda nga yan every Christmas o bagong, yung medyo relax tayo, yung panahon ng between Christmas and New Year, nire-review nyo na yung statement of assets and liabilities. Liabilities naman, listahan ng pagkakautang, formal or informal. Ano yung formal na pinagkakautangan? Anything na may dokumento formal.
Yung informal na pinagkakautangan, yun yung maring chichi, papahiram naman dyan ng ganito. O pare, or father, baka pwede makahiram. Yung mga informal, walang kasulatan. Pero kailangan i-honor, harapin as obligasyon, lahat ng inyong pinagkakautangan, ilista nyo. Ang ilalagay niyong halaga, balanse ng utang. Hindi nyo ilalagay kung magkano yung inutang nyo, magkano na lang yung babayaran nyo ang ilalagay na halaga doon sa listahan ng mga pinagkakautangan. Armand, saan natin ilalagay dito sa statement yung utang sa atin? Sa pagmamay-ari po, sa assets. So, sa asset. Kapag may utang sa inyo, isasama nyo yun sa assets. Kasi yon kayo may-ari, may halaga, obviously, at pwede nyong ibenta, of course, ibang technical ano po yung pwedeng ibenta, pero nangyayari po yan sa negosyo. Yung receivable ko, nagbenta ako sa isang malaking mall, yung mga libro po namin, nasa malaking national, sa malaking bookstore, gusto ko nang makuha yung bayad in 120 days bago ako bayaran. Pwede akong pumunta sa bangko, yung receivable, yung utang sa akin, ibinibenta ko. So, may utang sa akin 100,000, ibibenta ko ng 90 mil. Sila na mangolekta doon. Ah, ganun po ba? Sa mga negosyo, pwedeng gawin yon. Yung utang, pwede mong ibenta. Yung utang sa'yo, pwede mong ibenta. So, mga kapanalig ha, yung pong mga utang sa inyo, assets. Nakalista pa rin yun sa assets. Assets nyo. Armand, what about yung ipon? Okay. Saan siya ilalagay? Kung meron po kayong ipon, lalo na yung mga long-term na pinag-iipunan. Insurances. Insurance. Meron kayong pinaghahandaan na dagdag sa pension ninyo o retirement fund. Assets po yan. Bakit po asset yung kinara insurance policy? Meron pong cash surrender value yan. Taon-taon tumataas yun. So, kailangan, habang nagbabayad kayo, kompleto or tapos nyo nang bayaran, yung ibang insurance kasi hulugan, Ma'am Chichi, tapos o hindi nyo pa tapos hulugan ang inyong insurance, may halaga na po yan, may cash surrender value. Kadalasan nag-uumpisa 2 years after kayong naguhulog, meron na siyang halaga. Kung sakaling isauli nyo, kaya sinawag surrender, isauli nyo sa insurance company, may kalakip na halaga na ibibigay sa inyo. Hindi po yan kasing taas noong nahulog nyo. Pag wala, pag hindi nyo pa tapos hulugan, sigurado po mas mababa ang cash surrender value ng inyong insurance policy. Kasi nga hindi nyo pa tapos bayaran eh. So, mas mataas po sa binayaran nyo sa insurance company ang ibabalik sa inyo kung tapos nyo nang bayaran at tumakbo ng 3, 5, 10 taon na hindi na kayo nagbabayad. Meron po kasi mga insurance policy, yung mga popular ngayon, bibilin mo, huhulugan mo, habang inuhulugan mo, kung kinuha ka ni Lord, kung ano man yung pangako dun sa insurance, miskin na hindi mo patapusin, bibigay sa inyo. Yung mas magandang benefit ng mga insurance ngayon, tawag nila living benefit, kasi yung sinabi ko, death benefit yun eh. Naguhulog ka pa lang, 5,000, 2,000 every month, na, kung merong health coverage, hindi mo patapos bayaran. Kung merong health coverage yung insurance mo, kailangan mo magpa-angioplasty, kailangan mo kidney o cancer-related expenses, may ibibigay na ng insurance company yung para doon sa living benefit. Kaya popular at maganda at sinasuggest ko mismo, yan ang unang investment na pasukin nyo, insurance VUL. May death benefit na, may living benefit. Kapag bata pa, nabayaran na yung insurance policy, umabot ka up to age of retirement, hindi mo ginagalaw, nagamit mo man yung hospital o medical benefit o hindi, million-million yung makukuha mo doon sa dagdag pang retirement galing doon sa insurance mo. Parang nag-cash surrender value ka rin, pero mas malaki na. Kaya yung tanong po na savings, insurance policies, long-term savings na ginagawa natin, assets po yan. Hindi ko pa tapos bayaran. Yung bahay at lupa, 2 million ng lupa, 3 million ng bahay, market value ngayon, si Wenuerte ka, mataas, 5 years ago mo yun na
pinatayo, natapos, 5 taon mo na tinitirhan, yung katabing bahay mo na halos kasing laki, kasing itsura, kasing sitwasyon, nabenta ng 7 million, yun ang lalagay nyo, 7 million. Mm-hmm. Hindi nyo naman kailangan kumuha pa ng real estate broker. Mm-hmm. Tingnan nyo lang sa paligid nyo, magkano bang bentahan ngayon itong ganitong lupa? Magkano ba per square meter dito sa atin? Yung huling-huling nagbenta doon sa subdivision nyo o sa barangay nyo, yun ang gamitin yung halaga. Yung insurance, may cash surrender value. Yung ipon nyo, kung magkano ang naiipon nyo na. Yung investments nyo, kung magkano na ang halaga ngayon. Yung pagkakautang sa inyo, kung magkano ang ibabayad sa inyo, yun ang ilalagay nyong halaga. Meron pong mga bagay na bumababa ang halaga. Kadalasan, appliances. Damit. Diba? Bumili tayo ng yung popular na merong buhaya. Diba? Sa dibdib, 5,000 ang isang t-shirt nun. Pag binenta mo yun, hindi mo mabibenta ang 5,000 yun. Tama. Mabibenta mo lang yun, 5,000, 10,000, mabobola mo. Pero, kaya be careful para tama, close to accurate ang inyong statement of assets and liabilities. Ang ilalagay niyong halaga kung magkano mabibenta ngayon. Doon sa mga binanggit natin, insurance, investments, savings, receivables, yung may utang sa inyo, eksakto po yung amount na yon. Kaya kung meron kayong insurance policy, tawagan nyo ulit yung makulit na ahente yung nagbenta sa inyo, yung kumukulit sa inyo lagi na kumuha ng insurance at kumuha na kayo kung sakali, tanong nyo sa kanya, tanong mo nga sa opisina, magkano ang cash surrender value ng insurance policy ko? Mabibigay po nila yon. Ito nga, may